isa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, dugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, walamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama na Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sandibutan, niloob mo na pag-isahin ang tanan. Idulot mo na ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo nang walang humpay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag
ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumain niyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari na mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati nang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng Poon natin, pag-ari kaniyang angkin. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, iyan ba ay galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba ay Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito,
ang aking kasarian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sandibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi na ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sandibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating Panginoong Jesus bilang dakilang hari ng sanlibutan. Ang tanong po, papaano natin mapapatunayan na si Jesus ay sariling hari natin? Kung ang lahat ng kanyang itinuturo, ang lahat ng kanyang mga payo, ang lahat ng kanyang mga tagubilin, lalong-lalo na ang kanyang mga utos, ay sinusunod natin at isinasagawa natin sa ating buhay nang walang pagkukulang. Ano ngayon ang pinaka-unang-unang utos sa atin ng ating Panginoong Jesus na lagi niyang inuulit-ulit sa atin? Bilang pagmamahal natin sa Diyos, magmahalan tayo. Mahalin natin ang isa't isa. Mahalin natin ang lahat ng tao. At sa ating pagmamahal, lagi-lagi tayong naglilingkod. Lagi-laging tumutulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Laging nagkakawanggawa. Laging nag-aalay kapwa. At lagi tayong gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Iniiwasan natin gumawa ng anumang masama laban kaninuman. At bawat saglit, mayroon tayong magandang pakikitungo sa lahat ng tao. Yan ang pinakaunang-unang utos sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sa makatuwid, kung ibig natin patunayan na si Jesus
ay ating sariling hari, itong pagmamahal sa kapwa, bilang pagmamahal natin sa Diyos, ay isinasagawa natin sa ating buhay nang walang pagkukulang. Yan ang paraan kung paano natin mapapatunayan si Jesus ay ating hari. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magwali, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa ating Ama na hari ng sandibutan upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan gaya ng sa langit. Ang ating tugon, Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumagunawa sila sa katapatan kay Kristong hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga nagahasik ng paghahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman at mga naging biktima ng salot ng COVID-19, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala at makamtanawa nila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Diyos Ama, itulot mo na kami ay maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay,
at pandemyang aming pinagdaraanan. Maging lakas nawa namin siya na nagkakari kasama mo at ng Espiritu Santo patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwa. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pag-aakin namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, inilulukog namin na ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaluob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mo na tagapag-akin ng tanahan ang iyong anak na Panginoon ng Sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mo na pangmagpakailanman. Sa pag-aakin na ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang pagkakari na lagi sa lahat
ay siyang lubusang naglalakad ng iyong kadakilaang matapat upang bukay mo ay sa lahat maigawad. Sa pagkakari niya, lahat ay hinakatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lakat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakad ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Panginoong Hesu Kristo, Ari ng sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na nag-ari sa buong kalangitan, purihin ka kailan pa man. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, maawa ka sa mundong ganap. Ang kasamaan, ang likalig ng kahirapan, kami ay iyong kalugdan. Panginoong Hesu Kristo, Ari ng sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na nag-ari sa buong kalangitan, purihin ka kailan pa man. O Jesus, ikaw lamang ang makapangyarihan, maging unos, kulog at kidlat tumatahan. Purihin ka sa iyong kabanalan, ang kadakilaan at kaluwalhatian. Panginoong Hesu Kristo, Ari ng sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na nag-ari sa buong kalangitan, purihin ka kailan pa man. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmakaw, kaming pinapakinabang mo sa pagkain na nagbibigay buhay, ay nagsusumamo na kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalan na sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawa na kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila sa mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,